Niya ako one time, may paa akong nakita sa ilalim ng stripping table. Okay. Sabi ko pa, ni Oji, inanto kang bakla. Maraming akong mga binuksan na topic na siguro ang pinaka ano sa akin na pagdating sa kredibilidad, okay. Yung kay Aubrey Miles. Ako naman, sampalataya ako doon sa dokumento at doon sa mga nurses na nakausap ko. Pinanindigan ko. Mm-hmm. Sabi ni Aubrey, magputulan man kami ng daliri. Mm-hmm. Sabi niya, hindi ako aamin dahil di totoo ang sinasabi niya. Channel! Kamusta po kayo? Nako, alam niyo po, isa ito sa mga pinaka-memorable kong vlog dito sa aking pong channel. Kasi ni Isa Hinagap, hindi ko nakala naman isang araw makakausap ko siya. Kasama po natin ang Reyna ng Showbiz News. Wala po ka natin, Nay Christie Fermin! Ngayon, at pinapunood na kita kayo na OG. Grabe! Salamat po, Nanay. Ang saya ko para sa'yo. Eh, yung talaga po yung boses namin. Siyempre na yung kasama din po natin, Nay OG Diaz! Hello! Alam mo, Nay, dapat yung pasalamat sa dulo ko pa gagawin, pero hindi ko ma-help na magpasalamat every sa'yo. Every gising is a blessing. Kami noon! Nanunood talaga siya na yun ng showbiz update. Lahat. Gusto ko magpasalamat sa'yo, Nay, kasi siyempre, di ba, gaya nga sabi ko, inuna ko na yung pasalamat. Kasi nagtiwala po kayo sa isang OG Diaz, tapos na isang OG Diaz naman ang nagtiwala sa akin. Na ngayon ay pinagtitiwalaan niya ulit ako. Oo, di ba? Pero alam mo, Loy, ito ang totoo. Yung pintuan, nagbubukas yan. Pero kung ang pumasok sa pintuan, walang talento, nakabukas ang pintuan, wala rin mangyayari. Kaya, nakambal ang talento sa pagpasok sa pintuan. Tama. Kung magamit kayo samang gawa, hindi pwedeng basta nagbukas yung pintuan, papasok kayo. Yun na. Hindi totoo yun. Totoo. Nay, alam niyo po, si Nanay, very vocal in saying dati pa, nung bago siya pumasok ng showbiz, pangarap niya maging reporter. Mm-mm. Kaya nung lumapit siya sa inyo, napagkamalan niyo yung gusto niyang pumasok sa parlor. Hindi. Hindi ganon. Sa gilid ng GMA7, sa isang tindahang maliit na kokorya at korya panlaman, pinuntahan niya ako. Naka-blue siyang polo, tsaka inabangan ko siya. Maong nakupas. Nagtataksi pa si Ate Christy. Nagtataksi pa lang ako. Tapos sabi niya, gusto ko po sanang ng trabaho. Hindi, magpa-picture muna. Magpa-picture muna. Tapos after a week, bumalik ako para ipasign kay Ate Christy. Kaya yung message niya doon na nawawala yung picture. First time kong mag-sign ng autograph. Kaya first time ka. Sabi niya. So, sinabihan ko na siya. Sabi ko, Ate Christy, baka pwedeng sumama-sama ko every Saturday. Tara, sige. Kunwari, kasama kita. Dadali mo yung jacket ko. Jacket kong green. Habang kami ni Ate Chrissy magkasama doon, na ikwento ko sa kanya yung namatay yung tatay ko. Tapos sabi ko kay Ate Chrissy, Ate Chrissy, pwede ba akong humingi ng work sa'yo? Sabi niya. Syempre wala naman siya kamuwang-muwang, di ba? Ay, sige. Gusto mo ipasok kita kay Ricky Reyes, shampoo girl. Akala ko kasi, trabaho lang yung hinihingi niya. Not necessarily maging manunular. Sabi niya, hindi po yun ang gusto ko. Sinabi na niya, gusto niyang maging manunulat at sinusubaybayan niya yung mga columns ko sa Marimosa. Kapag sumasama siya sa akin, tuwing Sabado yun, nakaabang na siya sa gate, 20 pesos ang binibigay ko sa kanya. Pag may okasyon tulad ng Pasko, 50 pesos. Wow. Pero hindi sa akin importante yung pera kasi yung 20 pesos na yung pamasahe ko lang pabalik. Dahil alam mo naman, di ba, naglalakad pa ako mula Cubao hanggang GMA para na makatipid. Ganun ko karubdog, ganun ko kagustong makapasok at matupad yung pangarap ko. Yes. Kaya siya yung siya yung naging tulay ko. Siya yung naging stepping stone ko. Dahil from cover to cover ko, kung basahin yung mga magazine ni Ate Christy. Hanggang sa, ang una kong binigay na job sa kanya ay ang pagtatama ng mali.
Oh, yung proofreader. Proofreader. Ay, okay. Yung nang na maigse, nang na mahaba, hindi niya yan makakalimutan. Nagmumura ko talaga pag ang gamit ng nang at nang na mahaba. Ako rin po, kinokorrect niya yung NG tsaka yung N-A-N-G. Okay. At eto na, dumating ako one time. May paa akong nakita sa ilalim ng stripping table. Sabi ko pa ni OG, inanto kang bakla. Siyempre na maganda. Overwork. Oo, dami-dami kasing trabaho. Oo, eh, pag proofreader ka, mahirap. Tama ko, di ba? More than 18 hours tayo mag-work. Totoo. Oh, di ba? Nung panahon pa lang na yon, may nagtatrabaho na ng more than 18 hours. Kaya yung mga nasasabi na hindi totoo, yung nagtatrabaho ng 18 hours, kalokohan yun. Oo nga. Isinasara namin ng isang magazine in 18 hours. Talaga po. Pero tsaka na, alam mo yung sinabi mo kanina pagbubukas ng pinto, nung binuksan mo yung pinto kay nanay, hindi pa rin siya tumigil sa pag-aral kasi tumatambay pa rin siya ng National Bookstore para mag-aral ng mga ano, pinaniwala drama, niya ang kanyang ina na nag-aaral siya. Pero kumikita na siya at the same time kasi nagtitinda lang ng uli niya nanay niya noon. Akala niya talaga nag-aaral si OG pero hindi na, nagtatrabaho na siya. Nay, kung si nanay gusto talaga niya na maging writer, kayo po ba, nung bata kayo, pinangarap niya na ito yung magiging trabaho? Loy, I will die a writer. Talaga po? Gusto ko talaga. Bata kaya nga journalism kinuha ko. Opo. Ah. Pangarap ko talaga. Pero naunahan ako ng anak ko, nakapaggawa ng libro. One time, naalala ko yung the proofreader siya. Ate Chris, pwede na ba ako mag-interview? Sino naman yung interview mo? Si Michael Loxin. Forever lang niya. Si Michael Loxin. Sunod si Mami Julie Sarmenta. Ang nanay ni Romy Sarmenta. Puro may pakay na, ya. Yung mga gusto mo yung interview. Sobrang ka naman may pakay. May maitim na balak. Wala ba? Wala ba? Meron. Hanggang sa dumating sa punto na kolumnista na siya ng lahat ng magazine ng Mariposa. Hanggang dumating sa point na taga-rewrite siya ng mga kolumnista ang magulo kung magsulat. At nakakaloka doon ka lang nakakita ng kolumnista, nire-rewrite na yung panulat. So nawawala yung opinion na tama. Kasi nire-rewrite mo sila dahil sabi ko, nagsipagtanda na to sa pagsusulat. Hindi pa rin marunong magsulat. Totoo. So imagine mo, column na nga, i-rewrite mo pa. Nakakaloka. Eh di dapat galing yun sa utak nila, di ba? Pag binabasa mo, parang sila yun. Parang mahirap na nagagawa na parang basahin yung utak nila kasi kailangan yun pa rin. Kailangan lang namin ni Ate Christy na may kanya-kanya kaming set ng Biogesic. Sa tabi. Merong kolumnista na. Paracetamol. Nag-umpisa ka. Ang gusto mo nang matapos. Talaga na. Itago po natin sa pangalan. Huwag na. Huwag na buhay pa eh. Pero meron ka namang kolumnista na habang binabasa mo, ayaw mong matapos, magaling. Ah, talaga po. May ganun. Oo. Nay, ano po ang sekreto ng longevity niyo sa showbiz? Ano po yung sekreto at hanggang ngayon, nandito pa rin at namamayag pagka isang Christopher Ming? Hindi naman sa namamayag, pag minahal ko siguro ang aking trabaho. Mm-hmm. Ito'y in-offer sa akin na kapalaran, kailangan ko pag-ingatan. Dahil pag hindi ko pinag-ingatan, ipapahiram sa iba na mag-iingat. Tama. Diba? At saka yung katotohanan, lagi akong doon ako, yun ang aking ano. Hindi bali na ano sabihin sa akin ng tao, basta ang barometo ko, sa totoo lang ako. Mm. Saka yung prinsipyo, huwag mong iiwan. Yun yun. Diba? Ngayon, nabanggit niyo po yung katotohanan. Madalas po yung katotohanan na dadala kayo sa ano, sa kapahamakan. Kasi nowadays, di ba, uso na yung bashing. Noong mga panahon ninyo, kinukwento ni nanay na ang mga galit na mga fans, sumusulat lang. Tapos, ibasura mo. Eh ngayon, real time, nakikita po ninyo, nababasa ninyo. So, yung iba lang, how do you cope with it, nanay? Yung iba lang ang binabasa ko, kadalasan hindi. Okay. Dala nga aking katwiran, pambalansi ng buhay ang bashing. Kung may negatibo, may positibo, merong gitna. Diba? Salamat sa nakakaunawa. Sa hindi naman, you cannot please everybody, diba? Pangalawa, pag nagutom ako, loy bukas ako, bibili ng bigas ko. Hindi naman yung sila. Kaya okay lang gagawin ko at trabaho ko ayon sa paniniwala ko. Tsaka mas magtaka ka kung walang nambabash sa'yo o walang nagko-comment about kung ano yung sinulat mo. Pag gano'n ang nangyari, hindi ka relevant. Sa John 45, yun ang sinasabi, anak. Kapag gusto mong tumawa, ang reader mo, pahalakakin mo. Kapag gusto mo umiyak, pahagulgulin mo. Bayan kung walang pumapansin sa sinusulat mo,
umuwi ka na sa probinsya, magtanim ka na lang ng kamote. Mm-hmm. Kasi hindi ka relevant. Mm-hmm. Kumbaga hindi nakakapagbigay ng effect yung sinabi mo. Oo, wala, whether positive or negative. Oo, mm-hmm. Tama na. Para ano pa, sayang ang effort mo. Oo, na. Nay, so tagal niyo po sa show business, nasa career po niyo, ano po yung pinaka malaking issue or problema or intriga na maaalala mo na ay hindi ko makakalimutan tong ano. Naku, napakarami, na baka hanggang bukas magkukwentuhan tayo. Napakarami. 'Di ba, truth is not an excuse to libel. Maraming kong mga binuksan na topic na siguro ang pinaka ano sa akin na pagdating sa credibilidad, yung kay Aubrey Miles. Mm. 'Di ba? Galing ako ng Amerika, may nagbigay sa akin ng dokumento na nanganak si Aubrey Miles sa isang ospital sa LA. Okay. Nakipag-usap ako, uuwi ako bukas, pakidala may dokumento, binigay. Mm. Okay. Show, ano to, The Buzz. The Buzz. Ayaw aminin ni Aubrey, nagkaroon siya ng anak. Okay. Obligasyon. JP. Kay JP, obligasyon. Okay. Ako naman, sampalataya ako doon sa dokumento at doon sa mga nurses na nakausap ko. Pinanindigan ko. Mm-hmm. Sabi ni Aubrey, magputulan man kami ng daliri. Mm-hmm. Sabi niya, hindi ako aamin dahil di totoo ang sinasabi niya. Mm-hmm. Sabi ko naman, akin na ang sangkalan, magputulan na tayo. Diba? After 6 years, nagpupumiyak siya on national television. Totoo ko, may anak ko akong 8 years old na ngayon. Diba, napakalaking bagay. Mm-hmm. Na incredibilidad mo, nag-swing ng pagkatagal-tagal, uuwi din pala tayo na totoo yun. Pero syempre, next sa sa showbiz, marami rin po kayo mga magagandang mga alaala at marami kayo na-meet ang mga magandang tao. Ito na itatanong kita kung sino yung mga pinaka sa showbiz. Sino po sa inyo ang may pinakamagandang mukha na babaeng artista na sa lifetime sa Alma Moreno, saka si Nadia Montenegro. Naglalaban ko lagi yan. Talaga? Si Nes, nakita kong bagong gising na may muta pa at may tululaway. Opo. Napakaganda. Talaga? Sa Baguio yan, teacher's pet. Wow! Alala ni Nana. Si Nadia naman, nung bata pa, madalas ako sa kanila magkakasama. Opo. Ganda-ganda ni Nadia. Mm-hmm. Sobra. Walang operasyon, walang kahit ano. Pinakagwapo. Pinakagwapo na yun. Pwede ko sabihin si Piolo Pascual, si Kobe Domingo, kasi Kobe. Kita ko talaga sila nang wala makeup. Sa harap ng camera, walang makeup. Sino na yung pinaka-generous na artistang nakilala mo? Pinaka-generous, ayokong isipin na dahil may pangangailangan o ano man. Yung nakakaalala. Kind, oo. Yung nakakaalala kahit walang okasyon. Si Kogi, kasi naalala ko yung alam niya na meron akong collection ng Coca-Cola. Opo. Nandun siya sa isang mall. Nakita niya yung nakabike na bata. Mm-hmm. Coca-Cola, ganyang kaliit. Bumalik siya dito, Mami, binili kita, naalala si kita. Oh. Yung nakabike na Coca-Cola, ang maliit. Souvenir item? Oo. Collection. Talaga. Nay, alam mo, sabi ni Nanay OG, wala daw kayo dati mga social media account? Wala. Wala talaga. Hanggang ngayon, wala. Bakit po? Ano pong paliwanag niyo doon? Siguro, pinili ko para yung maghapon ko kasi nasa linya na ng trabaho. Mm-hmm. Para yung gabi, sa pamilya ko naman at sa sarili ko. Walang bashers. Walang kahit anong negativity. Akin na yung oras ko. Ibinigay ko na sa inyo Ito naman akin, itong konti na ito. So, hindi po kayo nagtitingin ng mga wala. Facebook, Japs, Twitter? Si Japs Jersey. Pag may bagong post si Chris Aquino, sasabihin niya, eto, ganyan-ganyan. Ako, pinapanood ko kayo talaga. Naku, salamat po. Sobra. Buti may YouTube si Nanay, napapanood natuto tayo. Natuto na lang ako nitong mga huling araw. Yes. So may YouTube ka na rin, Ate Chris? Meron ako. Oh, yeah! Alam niyo po, mga kachika. Oh, yes! Kachika. Kung paano niyo pong sinusuportahan si OG Diaz at ang kanyang tropa. Sana po, bigyan niyo rin kami ng pansin. I-subscribe niyo rin po sana ang aming programang ito. Yes. Ikalembang niyo lang po para alam niyo kung ano ang bagong issue ihahandog namin sa inyo. Alam mo na ang kalembang, ha? Kasi yun ang sinasabi, di ba? Ikalembang. Alam ko lang dati, kampana sa simbahan. Di ba? Hit ang notification bell. Oo. Ang
ang sarap pakinggan pag kinanay nanggagaling, ikalembang yun. Ano yung may lambing nanay na nanay? Ikalembang yun na lamang po. At nako, isang show ito na laban kung laban. Diba? Talaga na. Ay, marami pa rin katotohanan dito. Ano title nito, Ate Chris? Ay, nako. Uh-huh. Napakaganda ng titulo. Total din lang yung mga sinasabi ko at saka mga sinusulat ko. Uh-huh. Dinadampot nila eh. Uh-huh. Ginagawa ko headline. Pwede. Pare-pareho na tayo makinabang. Ito yung showbiz. Now na! Wow! Yeah. Well, showbiz, now na! Mm-hmm. Wow. Eh, talaga, sa panahon ngayon, Loy, na ang pandemya, hindi pa rin naman kumukupas dahil meron pa rin tayong mga nagkakasakit na kababayan. Marami pa rin nalulungkot, nag-aalala. Ay nako, ito po lamang ang gamot na maibibigay namin sa inyo. Tama. Hindi nyo po kailangan uminom ng gamot. Hindi kayo magpapa-opera. Manunood lang po kayo sa mga shows namin. Tama, nanay. Yun na. Dumating daw po, nanay, yung time, di ba, nawala yung mga magazine. Sabi nila, yung print daw, nawalan na ng parang relevant sa ngayong panahon ng digital age, nanay. Ay, pero ang showbiz balita, nay, sa tingin mo, ano ang magiging future nito? Ang mga magazines, di ba, inaagaw na talaga ng social media, no? Mm-hmm. Nasa internet na lahat ang gusto ng tao. Naniniwala pa rin ako sa chismis, walang pagkalaos. Mm-hmm. Sabi nga, habang naghihirap ang isang sambayanan, lalong nalululong ang mga tao sa chismis. Panligaw to eh, di ba? Wala kang bigas mamayang gabi, wala kang ulam mamayang gabi, panligaw to. Ididinig kaya, muna sa saya bago ka mamroblema. Kaya entertainment news yung tawag sa kanya. Ay, no? Kasi nga, balita may pang-aliw. Ida-divert ka na may kasamang pag-asa. Yes! At laban lang ko laban. Oo. Pero nanay, no? Nai-OG din, meron pa ako napansin ngayon. Parang ngayon, no? Parang walang new breed of ano of mga showbiz writers, reporters. Anak, bakit walang sumunod sa atin? Oo. Kasi yung batch namin ang pinakamakulay. Hindi, sa iba kasi diba? Sumusunod. Oo nga eh. Dapat nangarap. Bakit hindi sumusunod sa... Yung iba kasi sumunod. Kay Lord na agad. Sayang eh, sayang. Oo, walang nanay. Walang sumunod talaga. No? Merong mga pumasok din, pero... Hindi na rin namin alam kung nasaan ngayon. Oo. Mm-hmm. Pero Nay, kung meron pong nanonood sa atin na gusto isang araw maging isang Ojo Diaz o isang maging Christopher Mee, hindi anong imposible. Anong masasabi mo sa kanila? Hindi na, imposible. Ano mo? Basta may kakambal po kayo na kredibilidad, tapang, handang sumuong sa laban, anuman yan, i-push nyo po yan. Mm-hmm. Mangarap lang po kayo kasabay ang pagtatrabaho at pag-aalaga sa trabaho. Oo. Tsaka pwede nyo kaming mas mahigitan pa. Mismo. Diba? Kasi depende naman yung kanya-kanya naman ang talent yan. Totoo yan. Kung uso yung talent mo ngayon, edi i-push mo. Kung hindi pa uso, or nandun ka sa, nasa laid back ka, old school ka, dapat ihapay mo ngayon sa mga panahon ngayon ng henerasyon. At kung may mauuso pa na kayo naman ang gigit na, kami naman ang nasa likod na. Correct. Diba? Ganun lang yun. Na support at gagabay na. Gaya ng ginagawa ni Nanay at saka ni Nanay Christy sa amin. Naging kayo, source of inspiration po kayo. Nagkaroon yung hard work kayo, din po ninyo. Kayo, ang swerte nyo. Oh, talaga po. Dati hindi naman ganyan sa amin. Talaga, oh, hindi ganun kadali. Hindi, ang swerte po namin kasi ngayon meron po kami isang Nanay Christy at saka isang Nanay Ojo Diaz na tinitingala at sinusundan yung yapak. Noong mga panahon po siguro nyo, kayo yung nag-pave ng way eh, para maging ganito yung ano, di ba? Pagtingin ng tao sa mga writers at mga anchor ng news. Nagbigay ako ng daan. Yung binigyan ko ng daan, binigyan naman kayo ng daan. Opo. Ang buhay umiikot. Totoo yan. Di ba? Opo. Totoo yan. Totoo. Oh, pay forward, di ba? Nakakatuwa. Maraming salamat na... Mas maraming salamat. Tandaan mo ang... Ano po? Showbiz now na! Don't forget to like, subscribe, and share! Kailangan po dumami agad at ng ano, di ba? Nang mamonetize agad-agad. 1,000 subscribers lang at saka 4,000 watch hours, di ba? Turuan mo. Monetize na. Turuan mo. Bakit nanay? Alam niya yung mga ganyan-ganyan. Eh, ganyan din ang mga sinasabi. Hindi, kasi alam niya. Aral, nanay. So, kailangan ko ba sabihin yung Panginoon?
every gising is a blessing. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. At ako naman po si Nanay Christopher Min. At ito naman po si Papa o si OG Diaz. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Oo, may ganyan kayo talaga. Ichi ka muna! Dali! At syempre, kung nanonood kayo noon, ako, kailangan nyo na rin po manood ng Showbiz Now Na! Diba? Yay! Don't forget to like, subscribe, and share po ang channel ni Nanay! OG Diaz Channel. Yes. OG Diaz Inspires. Yes. At OG Diaz Showbiz Update. Yes. Naku, Nanay, baka pagkatapos ng iyong Showbiz Now Na, magkakaroon ka na rin ng sarili mong vlog, yung personal mo lang, para nakikita namin yung mga daily mong ginagawa. Aabangan yan. Yung... Kapag ganito na ang panahon, palagay ko, mangyayari yan. Kailangan na sumabay. Kailangan na nanay. Ang mga papel, ang mga periodiko, ang mga kinukuha na talaga. Panay. At saka ngayon, syempre, sa panahon. Syempre, maraming mas na i-interest dun sa kung yung buhay ng mga artista at saka ng mga ordinaryong tao. Di ba? Magbulat ka nanay, may magsasaka sa probinsya, 2 million na subscribers. Yes. Di ba? Dahil ang ginagawa lang nila, araw-araw lang pagsasaka, pagbubungkal. Totoo. Pero 2 million ang nanonood. Alam mo, may nakanood ako sa YouTube, si Miss Something, yung caregiver sa Israel. Napapanood mo ba yon? 102 years old yung kanyang alaga. Andyan, sampal-sampalin siya, sipain siya. Ganun. Pero nakapagtatayo siya ng bahay. Wow. Nakalagay, produkto ng sipa at sampal. Kawawa. Dahil nung kine-caregiver niya. Kawawa naman. Kakaawa yung matanda. Anyway, maraming salamat po. Kung naibigay po yung episode natin ngayon, please don't forget to comment below. I-click niyo pa yung like button. At gaya ng sabi ni Nanay, huwag pong kalimutang ikalempang ang kampana, ang notification bell. Para po updated po kayo tuwing meron po tayong bagong upload, okay? Maraming salamat, Nanay! Mas it's such an honor! Salamat po talaga! Thank you, Nanay. Oh, kasi naging posible po ito na makausap po kayo. Ano ka ba? Thank you very much! Magkita-kita po tayo! Hanggang sa muli! Thank you! Bye! Ano yung attitude na? Nanay, may camera pa! May camera pa! May camera pa! Oh, may camera pa! Oh my God! Charot lang!